Tumayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ng nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayong Sabado, pinapaalalahanan ng ating Poong Hesus Nazareno na ang kanyang huling salita sa kanyang mga tagasunod niya na siya ay nagpakita na muling nabuhay ay humayo at ipalaganap ang mabuting balita. Naway maging tunay tayong saksi ng muling pagkabuhay sa pamamagitan hindi lamang ng ating pananampalataya sa pananalita, hindi lalong-lalo na sa gawa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilakan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit
saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng Panginoon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dinigdig mo ako't pinagpagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus, na nooy nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos nang siya'y muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Saksi ba tayo ng poong muling nabuhay? Patuloy pa rin po ang ating mahabang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa mga araw-araw po nagsisimba rito, live stream man o dito sa ating simbahan ng Quiapo, kung mapapansin po ninyo, lahat po ng ating mga pagbasa hanggang bukas o hanggang sa mga ilang susunod pang araw ay tungkol sa mga pagsasalaysay ng pagpapakita ng ating poong Jesus Nazareno sa kanyang muling pagkabuhay. At napakalinaw po, no, kung kani-kanino siya nagpapakita, lalong-lalo na, no, o partikular na sa mga tagasunod niya dahil sila lang naman talaga ang masasabing tunay na kumapit at naniwala hindi lamang sa ipinangaral, sa mga pagpapagaling, sa pagkakakilala sa ating pong Jesus Nazareno bilang Mesiyas, kundi sa pangakong pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, siya ay muling mabubuhay. Pero sa mga pagpapakitang yun, nakikita rin po natin ang mga katangian ng ating pong Jesus Nazareno. Yung kanyang kaanyuhan, hindi nakikilala agad. Maaaring napalilibutan siya ng liwanag. Subalit naririyan pa rin ang mga sugat na dala ng krus. No, ito naman po yung para bukas. No? At kung tutuusin, bagamat mayroon siyang bagong anyo, nananatili yung kanyang mga alahala. Alam niya ang mga nangyari noon, nung siya ay nagsimula, nasa kamalayan pa niya ang nangyari din noong siya ay nagpakasakit na namatay sa krus. At kaya naman mapapansin natin ngayon na ang kanyang huling salita, no? Maganda yung ating huling talata ng mabuting balita ngayon, no? Nung nagpakita siya sa 11, pinagwikaan niya, pinagalitan niya, sinabihan niya. Hindi natin alam kung anong laman nito, no, pera lamang sa tungkol sa kanilang kahinaan ng pananampalataya. Bakit hindi kayo agad naniwala? Hindi ba't ito'y pinag-uusapan natin noon pa? Siguro dagdag na natin, nasang kayo nung mga sandaling namatay siya sa krus? Pero ang huling salita niya pagkatapos ng mga ito, humayo kayo. Kung ano man ang inyong naranasan ay siyang ipahayag at ipalaganap ninyo. Muli siyang nabuhay. Siya nga ang ipinadala ng Ama na Mesiyas, kaisa ng Ama. Kung nga alalahanin natin yung ating mabuting balita, tunay siyang tao, tunay din siyang Diyos. At ang sumunod sa kanya ay siyang maliligtas at makakaisa ng Diyos sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, kung tutuusin po, pagkatapos ng ating karanasan ng muling pagkabuhay, hindi ito nararapat na sa atin lang manatili. Na kapag natanggap na natin, okay na. Wala nang gagawin. Hindi dapat ito nananatili sa pader ng simbahang ito. Dahil ang kaganapan ng pakikiisa sa muling pagkabuhay ay pagsasabuhay nito. Ibig sabihin, dala-dala natin yung mabuting balitang ito. At ang hamon ay mapahayag ito. Kung ang muling pagkabuhay, ang ibig sabihin nito ay may pag-asa tayo sa buhay. Kung ang muling pagkabuhay ay ibig sabihin ang kapatawaran ng kasalanan. Kung ang muling pagkabuhay ay ibig sabihin
ay bagong pagkakataon, hindi lamang sa inaabangan nating susunod na buhay, kundi dito, hindi ba't nararapat lamang na ang ating buhay, kung paano tayo magsalita sa kapwa, kung paano tayo tumulong, makiramay, makiisa sa kanila. Hindi ba't mga paalala ito sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nawawalan ng landas, lalong-lalo na sa mga nahihirapan, lalong-lalo na sa mga hinahanap ang Diyos, na tayo ay tanda at paalala na may Diyos. No? Huwag po sana yung kabaligtaran. Minsan kung paano tayo manalita, kung paano natin itrato yung iba, kung paano tayo mamuhay at kung ano yung mga paninindigan natin, para bang walang Diyos? Para bang walang pag-asa? Para bang walang kinabukasan para sa atin? No? Kasi kapag nanira tayo, ganun na sinasabi natin, wala kang kwentang tao, wala kang kaligtasan. Pag tayo'y nanakit, sinasabi natin, walang Diyos na nagpapahalaga sa iyo. Hindi katulad ko, pinagpala, kaya kaya kong itaas yung sarili ko at ibaba ka. Kapag tayo hindi namumuhay ng may katarungan, namumuhay tayo na parang tayo lang ang may karapatang mabuhay ng maayos, sinasabi rin natin walang kaligtasan. Lahat nadadaan sa sariling sikap na nakakalimutan na yung kung anong meron tayo, hindi ba't bigay ito ng Diyos sa atin? At wala pong pinipili yan. Yung obligasyon, yung tawag na maging saksi ng muling pagkabuhay. Nakita po natin sa unang pagbasa, ang tawag kina Pedro at Juan, mga taong walang pinag-aralan. Tunay nga naman, sila'y mga mangingisda. Ang kung anumang tinuturo nila ay yung naipasa ng Panginoon sa kanila, na kanilang pinagnilayan, kanilang isinabuhay, minsan pumalya, pero nakabawi. Hindi mo kailangang maging maasenso sa buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuti. At hindi palusot ang kahirapan at kakulangan sa buhay para gumawa ng hindi kabutihan. Lahat tayong mga Kristiyano sa kani-kanilang pamamaraan ay tinatawag na maging saksi ng pagkabuhay. Kaya paano natin ito isinasabuhay sa ating pang-araw-araw na karanasan? Paano tayo nagiging tunay na nakatagapagpadala ng mabuting balita? Mahal na poong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkos ay panalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit
Naway paginhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao naway maranasan ang mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasala, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan, na sa kanilang tapat na paglilingkod, naway maging tanda sila ng pag-asa ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mong lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Pinagpapalang
pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa'yan.
sinusaw mo sa simbuyong kaliragan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimbulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay. Sa sumasaiba yung kaginhawaan, Panginoon, ikaw ang kasimbulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay. Sa sumasaiba yung kaginawaan, dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan mamaya po sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon.
Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang po. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pahundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang pang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pahundangan sa pananampalataya. At binyag kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pahundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng muling nabuhay na poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.